Sa turo ko, yung iba, may nababasa po sa grupo na nagdumalabas po yung grasa dito, no, natutunaw. Ano, ito, grease cap po tawag dito, no. Iba pa po yung center cap. Ang center cap po yung... Ayun. Ito ang center cap yan. Nasa kitna na. Ito. So... Gagawin ho natin ang paraan kung paano siya hindi maglilik, ano. Ang kailangan nyo lang ay rugby at laste, ano. Kuha ho kayo ng laste, ano. Tapos maganda sana kung bago. Yan. Shoot nyo dyan. Tapos punasan nyo ho muna to, ha. Kailangan malinis yan, eh. Punasan natin maigi. Kasi kailangan dumikit yung rugby dyan, eh. Tatandaan nyo muna, last day ho muna bago rugby, ha. Kasi para matabunan niya yung... Yan, siguraduhin nyo na sagad siya hanggang ano, hanggang... Yan. Teka, parang di yata, ha. Siguro maganda lagyan muna natin ng konting rugby para sumagad ito, ano. Lagyan muna natin ng konting rugby. Para ho dumikit muna pala yung laste. Tapos pag dumikit na ho yung laste, saka nyo hulagyan ng patungan ho ng rugby. Medyo kapalan nyo para sigurado mag-seal. Yan. So pag medyo tuyo na ho, ano, lagay nyo yung laste. Pantayin nyo yung pagkaka-stress nya ho, ah. Kailangan hindi banat yung isang side, ano, tapos maano dito, no. Kailangan pantay, ho. So, tulak natin. Para dumikit pa. Yung kulang. Diba? Medyo kulang pa sa, ano. Kulang pa sa, ano, yung rugby. Kulang pa sa, malambot pa. Hintayin na nating, talaga, matuyo pa ng konti. So, yun, medyo dumidikit-dikit na ho siya. Hindi mo maiwasan na medyo mag-spiral ho yung ano, yun, parang pilipit, ano. Napipilipit, hindi mo naiwasan yun, eh. So, sagad nyo. Tagalan nyo diin. Medyo tatagalan ng mga diin, mga 3 seconds, ano. 3-5 seconds, ganyan. Make sure na lahat, na all sides, so ano, paikot ay nakadiin ako yung last, eh, no. So medyo i-dry pa, dry up niyo po na ng konti muna, no, para pag pinahiran niyo uli, hindi didikit sa daliri niyo yung last, eh, no. Patuyuin niyo, hayaan niyo dumikit yung last sa rugby, ano. So okay na siya, no, nakadikit na siya, no. Yun, kita niyo. So next is lagyan ho natin ng topping, ika nga, ano, topping, kung ika nga sa kikin nga, topping,
lagyan na natin ng para lang ho makutan siya, no, saka para mas lalo pa hong kumapal. Paikot. Yung kita nyo yung kapal, oh. Pag yun natuyo, medyo iimpis pa yan, eh, no? Ngayon, ano, kita nyo, nilagyan ko na ho siya ng additional na coating, ano, sa ibabaw. Ang gagawin lang ho natin ay patutuyuin ho yung rugby, ano, para maging rubberized ang dating niya. Ay! Para maging rubberized ang dating niya, ano. Tao lang po. Talagang minsan na bibitawan ang hawak. Kaya hindi ako pwede sa barko, eh. Mabibitawan ko tools. Yan. Pag hindi na ako sumasama sa daliri nyo, tuyo na ho yan, ano. Yung kung gusto nyo pa, patuyuin nyo pa ng konti, ano. Gusto ko pang patuyuin pa ng konti, ano. O pwede na rin siguro para dumikit. Okay, isang coating pa. Isa pa hong rugby. So nakita nyo, medyo kinapalang ko pa, no? Second coating na ho to, no? Teka, hawak ko nat, baka mamariglat pa, eh. Yan. So ganun ulit, papatuyin ko ng mga 10 minutes, ano? 10 minutes, 5 minutes. Pwede nyo yung para ma-speed up ho yung pagda-dry niya, no? Kung meron kayong mga, let's say, blow dry, ano, hair dryer, lagay nyo sa medium heat, ano? Kung may setting man na medium heat yung blow dryer niya, no, para ano, lalaman nyo naman ho hindi na dumidikit sa kamay nyo, ano. So ito hindi na siya dumidikit, eh, pero medyo malambot pa siya para sa akin, ano. Gusto ko yung medyo matigas pa, ano, tumigas pa ng konti, ano, bago ko siya ikabit. So okay na ho siya, no. Medyo hindi ko na makapagantay na, ano, gagawa pa ko ng isa pang side, eh, sa kanan. Kabit ko na lang muna to. So, tap nyo lang. Kahit dito muna sa taas. Tapos ikot. Kabilang side. Ayan. Gamitan nyo na ng pantuko. Kailangan ho, pantay-pantay ho yung pagpasok ko niya, nakatulad niya. Kailangan pantay-pantay siya. Huwag niyong biglay no ng isang pasukan. Yan. Yan, katulad doon yan, hindi ko muna pinasok lahat, ano. Antay kong matuyo pa ng konti yung grasa bago ho natin isagad, ano. So, dito na ho tayo mag-i-stop ko, no. Pinakita ko lang sa inyo kasi matagal pa yan, eh, mga isa, dalawang oras ko patutuyuin yan, eh, para matigas talaga, no. Tapos itukuin nyo pa uli ng gano'n, no, para dumiin pa, no. So, ganyan lang ho yun, ano. Yan. At hintayin nyo pang matuyo pa siya ng konti, ano, para huwag nyo isagad ang pagkakapasok para hindi humapirat yung last, diba? Yan.